Share ko lang sa inyo kung magkano yung magagastos bawat poste. Good morning, chillers! Today is February 15, 2023. At kahatapos ko lang mag-note-note, kahatapos namin magtalo ni Javi. Hindi mawawala yan pagka nag-business kayo. Good luck sa mga gusto mag-business na mag-asawa. Masakit ang ulo sa mga sukat. Yung mga sukat-sukat kasi. Ay. Tapos yun, in-stop ko muna yung ini-edit ko. Kasi ang ginagawa talaga namin reality tuwing umaga. Habang nag-uusap kami niyan, ako nag-i-edit ako niyan. May plano sana akong umalis ngayon. Gusto namin pumunta na Santa Rosa, Laguna. Dahil nga po si Laxy, hindi ko lang sineshare sa inyo dito sa vlog. Nagkakaroon po siya ng problema sa payment. Sa amin wala namang problema yung pangbayad. Ang nagkakaroon po ng problema doon sa nag-finance sa amin. Mana, kami na po yung nagbabayad mismo doon sa BDO na dapat po ay sila na dapat pong binayabayaran lang namin monthly ay wala pang 10,000 pesos. Ngayon po, naobliga po kami na 20,000 pesos yung binabayad namin monthly. Okay lang namin din sana kasi sa amin din naman yun eh, kumbaga mapapaaga yung pag full paid namin dun sa sakyan. Kaya lang po, naapektuhan po yung pag-budget ko doon sa business namin na dapat napupunta yun sa materyales. Alam mo yung gano'n, na nakakwenta na po kasi yan chillers, nakaplano na yan bago kami nag-loan ng sasakyan. Tapos ito pa ang nakakagigil. Ako ang haba ng pasensya ko chillers, bago ako nagsalita. Ang dami ng beses namin silang tinawagan, hindi po sila nahikipag-usap. Eh, shinare ko na lang din kasi baka mamaya open pa sila. Hindi ko po kasi alam kung open pa sila or sarado na eh. Sa mga nanood po sa akin, huwag kayo basta-basta na mag-go. Busisiin nyo muna, tanungin nyo muna, kausapin nyo muna ng mabuti. I-share nyo po itong vlog ko na ganito po yung nangyayari para lang po hindi mangyari sa inyo nangyayari sa amin. Ang dami nilang pangako na maayos na daw yung may tawag dun eh, yung tayo kong binabanggit sa RFID. Ako nanggigigil. Nanggigigil ako ng mga ganitong pangyayari na hindi ko mabanggit-banggit yung gusto kong banggitin. Kasi naman, pinipilit mo. Eh, ganun po talaga. May mga time na bobo tayo sa isang bagay. Nakakaintindi. O, tol, o, gabo. Puro ka dumi. Ito, isa pa to, tuwing umaga. Alam mo yung, Diyos ko, kalat yung dumi dun sa... Anyway, yun na nga. Ah! Patayin ko muna. Wait, isipin ko muna. Hindi ako payag talaga. Nag-update kasi. Hindi ko talaga tinigilan. Yun, yung system nila ang may problema. Puntahan sana namin kasi kung system nila may problema, ibigay nila yung cash akin yung mga binayad ko. O kaya, sa 17 po kasi ang ano namin eh, due date uli namin sa bayaran. Ibigay na lang nila sa akin 20,000 pesos. At kami na magbabayad sa BDO. Yung ganun sana. Kaya la Santa Rosa, Laguna po yun, ang layo. So, inaalam lang muna namin sa iba namin kontak kung open pa talaga sila. Kasi yan ang mahirap talaga sa tao, yung makipag-usap sa'yo. Ramdam naman natin yan eh, lalo sa mga nagbi-business. Alam natin sa tao, kapag ayaw ka lang kausapin, lalo na sa mga messenger, Diyos ko, wag ako. Yung tipong hindi ka nila isisin, nagbibisibisihan. Ay, dyan pa naman akong gigil na gigil. Sa tangan nyo lang pwede gawin yan. Ganon. Dahil nga, nagdadalawang isip ako na puntahan yun, hintayin ko na lang muna siguro yung pinsan ko kung open pa sila kasi mas malapit po sila doon. So ngayon naman, dadalhin ko po kayo sa baba kasi nag-start ko na pong pinagawa yung gate. Ay, hindi pala gate. Yung poste para sa gate po sa bahay. Tapos pakikiramdaman ko na lang kung kaya po ng budget, ipapapader na lang din namin diretsyo para isang trabaho lang din. Dahil ang hirap nga talaga po makahanap ng trabahador. Sasama ka ba? Sip lang ka kape. Sasala na lang sinaing si Happy. Tapos eto pa, share ko na lang din sa inyo. Ano nyo ba itong bagong-bagong supa? Ang saya! Si Maxi, lagi niyang pinupupuan. Buti na nga lang, leather yung ipinalagay ko. Tsaka talaga expected ko na yun. May time talaga na madudumihan niya to, lalo wala kami sa bahay, wala kami dito. Kaso lang, yung mga true pillows talaga, Diyos ko, favorite na favorite niyang uwian. Ang sabi ko kay Dalaga, linisin to, magbabawas ng gamit dyan para pag after nilang kumain dyan sila, hanggat hindi pa sila pumupo, hindi sila pwedeng pumasok. Lalo na sa gabi, after kumain, dyan sila. Katulad yan, yan dyan pumupo yung mga pusa. So, kailangan malinis lagi dyan. Diba? Ha? Maxi? Ay, nako. Lagi kang ganyan. Pinapagalitan ko na nga yan eh. Huwag ba akong daanin sa ngiti-ngiti mo?
Hindi mo ako tina. Hindi mo ako kaintiisin, mama. Let's go sa baba. Eh, kahapon nga pala, pasensya na kayo, walang masyadong ganap. Yun lang naman yung ganap nung Valentine's. Chill-chill lang kami doon sa kubo. Sko, chillers, tinan nyo dito. Hindi pa namin na-enjoy itong ano, garahe na walang kalat. Laging may paganyan. Mga tela po yan, mga bagong order ko na tela. Tapos ito, yan po yung deliver namin bukas. Kay Madam Gigi, shout out po. Gagawa din po namin yan ng ano, bagong foam. Yan, i-flex ko na lang po yan sa inyo pag deliver namin. Kasi yung foam na nakalagay po dyan, mahinang klase. Tapos napakanipis pa. So ito yung mga bagong tela. Ito kasi chillers, ang kwento talaga nito, nagpabili lang sa amin si ma'am. Kasi ang gusto niyang order sa amin ganito. Eh wala naman kaming ganito. So sabi ko sa kanya, sige, bilhan ka na lang namin. May shop ako pong alam. Kaso nga lang po, itong GoPro na gamit ko, hindi tinatanggap nung MacBook, yung clip na yun, yung part ng clip na yun, na pinakita ko dun kung magkano yung bili namin, nakipagtawaran pa ako. Ang hirap tumawad kapag ka nasa pwesto kasi. Hindi katulad dito sa amin na talagang pag tumawad kayo sa amin, binibigay ko na kaagad. Wala nang patumpik-tumpik pa. Lalo't mga putal-putal, kunyari 482, yung mga ganun. Diyan ako naiinis eh, yung mga putal-putal na yan eh. Para wala ka ng stress, tanggal ka. 3480, magiging ano na lang yan, 3,000, ganun. Buti na nga lang, para ko na rin kayong pamilya, kaya hindi masama sa loob sa akin magbigay ng discount. Buti na nga lang, may stock pa sa loob, kaya hindi ganun kadumi. Kasi yung unang napili namin, masyadong madumi. Yan. Bali, ano po ito? Plastic rattan. So, silipin natin dito. So, ayan, may mga takip-takip pa yan. Then, akala ko bumubuo sila ng bakal eh. Yung pinakang gagawing poste. So, sa ngayon, ito lang muna yung mga binili namin mga bakal-bakal. Hindi naman tayo mayaman para bumili ng maraming bakal, ano? Ayan, so yan lang muna, konti lang. May mga bakal pa naman dito eh, kami. Yung mga natirang bakal. Ayan. So, sila andito, gumagawa. Pagkakaluan. Ano ba? 14. Ha? Ano yun? Sa ilalim. Binabuhusan. Ah, sa ilalim. Oh. Kaya ano, paputol-putol talaga yung pag-edit ko. Kaya may mga time talaga na nalilate na naman. Kasi gusto ko maging aware po kayo sa paggawa ng bahay. Kahit sabihin na basic lang, at least may idea kayo. Tapos ito pa, ito yung gusto kong ipa... Ano bang content to? Parang di ko na alam tuloy kung anong content to eh. Ito yung gusto kong ipa-ayos, chillers. Yan, itong tindahan na to. Tindahan po dati yan. Gusto ko itong ipa-ayos kasi parang gusto kong siyang gawin na ano, mini office ko dito sa baba. Kasi nga po, may mga time talaga na kailangan hukunan ng clip. Mas magkaroon kayo ng idea sa mga videong ina-upload ko. Minsan po kasi hindi ko nahukunan. So ano, kung ano na lang yung clip na nakuha ko, yun na lang yun. Yung tuloy mga minsan mga importante na mga clip, hindi ko na isasama. Diyan ako mag-i-edit para ano, nahukunan ko ng clip yung mga ganap-ganap dito sa baba. Ginawa buong kwarto yan ng pinsan ko. Pero sa akin naman, kahit siya ipaayos, okay pa rin naman sa akin na dyan siya magstay. Pali po kasi ano siya eh, puro siya ng inasal. Yun yung work niya. Layo-layo nung tinapasukan niya. Naawa naman akong paalisin. Gagawin ko na lang ng paraan para makatipid. Hindi naman kailangan maganda eh. Yun. So, medyo nalilito nga ako, chillers, kung ano nang uunahin ko kasi mayroon pa akong isang gustong gawin na hindi ko alam, hindi ko talaga siya maisabay. So, i-separate vlog ko na lang yun. Ang hirap magsabay-sabay talaga, gastusan. So, hindi naman po para sa akin din yun. Para sa mga magulang ko dahil sobrang grabe na talaga. Parang kailangan ko nang gumalaw. umalalay. So, separate video ko yan, chillers. Kapit tayo. So, yun tayo naman. Wala ngayon. Kumuha ng foam sa pabrika. Pero mamaya, i-share ko po sa inyo kung magkano yung magagastos dito sa tatlong poste. Kasama na po yung biga. So, chillers, ito nga pala yung ano, cover nung foam na galing doon sa binila naming salaset. Bali, nasa taas daw pala. Ginagawang pattern. Kasi ibibigay pa rin namin to kila, ma'am. Yung ano, yung dating foam. So, ito po yung dating foam. Ay. Mas matinutuno naman to sa urethane, ano? Hindi pa talaga ito yung pinakang mahinang klase ng foam. Mayroon pa. Kumbaga, medyo tatagal din ng konti. Parang relasyon niyo sa mga ex nyo na medyo tumagal ng konti. Ganon. Ayan. Ito naman yung ipapalit namin. Ayan. Siya. Yung foam na mahinang klase, meron ako nakita dito. Ito yun. Langhiyang to. Ayan o. Mga panghugas ng ano. Ayan o. Tinan nyo, pipi agad.
Sino na yan? May tumatawag sa'yo na number. Ngayon naman may tumatawag sa'yo dito sa business suit. Hello po. Yes po. Bale, andito naman ako ngayon sa gawaan. Update ko naman kayo doon sa pinapagawang arsupa nila Kuya Sam. Kuya Sam, shoutout po. At saka kay Ate Olive, kay Doktora. Ayan. Bale, ito na po yung supa ninyo. Start na po siyang balutan. Leather po ang ginamit. Ang combination po nito ay mustard yellow and white. Ang ganda ng set na to, chillers. Fixed cushion po ito na 6 inches pa rin po ang kapal. Ito yung mga pa-hotdog ni Boss Binig. Ayan. Oh, ganda niyan. Dito po sa video, ano siya, medyo light yellow siya. Pero sa personal, mas dark po yan. Mustard yellow. Bale, itong ginagawa ko na vlog, katulad nito, nandito sila ngayon, gumagawa sila. Sa ngayon po kasi, kailangan talaga namin mag-upload sa Reels, TikTok, para mas, ano, mas makilala nyo kami. Mas makilala pa tayo ng iba. Kaya, yun talaga isa sa mga dahilan ko kung bakit po yung tindahan dito sa may harap namin. Gusto ko talaga siyang ipaayos. Para dito po ako nag-i-edit. At least, lagi ko silang mabibisita dito sa baba. So, ang ganda nito, chila, sa liwa-liwanag nitong sopa na to. Bali, hapon na chillers. Ang oras po ay 3:40 na ng hapon. At pinabago pala ng intay yung ano, ginagawa nila kanina. Yung nilalagay dito sa ilalim. Ah, hindi na pinabago? Hindi na pala. Ano kasi, maliit daw. Sige. Share ko lang sa inyo kung magkano yung magagastos bawat poste. Estimated tama lang. Na to. Pero share ko muna sa inyo kung ano yung mga size ng mga bakal na ginagamit namin. Same lang ba tayo nung ano? Ginamit natin na bakal dito saka sa poste doon sa bahay. Pangas lang pala. 12mm saka 16mm. Bale, apat na 12mm saka apat na 16mm. Kaya walwalo ang bakal dito. Bale, 8 pieces lang po na bakal ang isang poste. So dito sa ilalim, ano, maliit daw yung nagawa kanina. So, okay. Oo. So ang gagawin dun sa kabila, wala kasi city kanina eh. Sa kabila lalakihan nila dahil kararating lang din nila. Ayan, galing pabrika. Ayan, so balang estimate po namin sa isang poste na magagastos kasama na po ang labor. Mga 7,000 pa sa bakal. Yun, ay 10,000 pataas. So ano yan, tatlong poste, kung 10,000 pataas lahat ang magagastos, bawat poste, mga 30,000 pataas. Wala po dun yung biga dito sa taas. Ayan, palalagyan din po namin ng biga na dyan. Ang sabi ng itay, dapat daw may biga na pagka nilagyan ng gate. Kasi ang plano ko po, i-stop yan dito pagdating dito. Hinto muna yan dito, tapos biga. Hanggat maaari, papakasintada ko na lang din muna ito bago po gawin yung gate. Diba, mas maganda yung ganun. Sa kayo lang naman talaga ang budget. Yun ang katotohanan. So, unti-unti lang. Kaya yung mga bakal na binibili namin, unti-unti lang din. Kasi, ano eh, mahirap na eh. Priority natin yung business. Di bali na pong kulangin ko sa materyales. Wag lang yung business. Siguro, kasama po lahat-lahat, pati biga, sabi ni Terry, mga 50,000 pataas, no? Mga 60,000. Ah, 60 to 80,000. Ano na yun, yung pa-L-shape lang yun. Ay, yung hollow blocks, magkano na pala? 17. Nasamantala nung nagpagawa kami ng bahay, 8 to 9 pesos lang. Grabe! Tinaas. Buti na nga lang itay dumating kasi ayaw talaga ng itay mo. Kaya babayaan niya lang yung gumagawa. Talagang nangingialam siya. Ganun. So, ito nga pala yung ginagawa ni Binig. Yung nakita niyo po kanina umaga na ginagawa ni Binig dito na square, ito po, ipapatong pa to doon. Ayan, pinakang armrest niya para hindi siya laging madumi. Hindi kasi naiiwasan na inuupuan yung mga armrest. So ilalagay ng paganya. May foam din po yan ha. At ang foam din po na ginamit dyan ay parang relasyon nyo, katibay. Ba, Binig? Ayan, ngayong hapon ng chillers, medyo sumama yung pakiramdam ko. Ay. Garden ang maagahan. Sana nga lang chillers, andito ako kapag ka nagbuhos na sila. Mayroon po kasi yung mga nagpapagawa ng bahay na poste lang yung hinukayan. Pagdating doon sa asintada, wala na. Hindi na nila nilalagyan ng hukay. Mamaya, amat ha. Mahina kalapay dyan na ako, mag-senior na ako. Huwag mag-operay.
Tanda na ko. Ano kaya ang mararating nitong ano harap namin? Kaya nga ito oh, 'di ba nabanggit ko 'yung sa mga nakaraang vlog. Yung tarpaulin dito, hindi ko pa pinapagawa kay Sir Jed Panilo. Ay, shout out po Sir. Kasi 'yan 'yung palatandaan ng mga lalamove, 'yan ang totoo. San po 'yung kay ano? Doon po sa tapat ng si Latching Cheers, oh, 'di ba? So, nagpahabili ako ngayon ng ano, tinapay. Merienda. Bali, nagpabili ako ng tinapay kanina. Tapos, ito, lalapangin na namin to. Nachos, tsaka yung sawsawa niya. Ininit ni Hag. Yan, lafa. Masarap yan. Pala to. Tapos, ito naman yung pinasabi ko sa inyo kanina. Nakatahin na to dito. Tignan mo na. Pero fix ito. Ipipix ito dito. Yung ba, ano, yung beans. Nasa lata. Nasaan na yung tinapay? Tinapay. Mainit pa yan. Akit na muna ako, chillers, kasi ang sama talaga ng pakiramdam ko. Tapos, medyo lobot na rin kayo. At ito nga pala, hindi na pala ito babasain o lilinisan ni Habi. Kasi pwede naman daw. Hindi naman daw madumi. Ihiga ko muna. Anyway, nakailan naman ako na bayo, Jessie, kanina. Oh, oh, oh. Hindi, oh, oh. We. Isang taon na wala. Ito yung pizza na ano, in-order ko kagabi. Kahapon ng gabi pala. Keto po yan. Coke Zero na vanilla. Kain tayo, chillers. At ang hihira, magpapanggap. Ito nga pala yung ano, mga nakafollow sa akin. FB page, ayan. Doon ko po pinost yung ginawa kong ano, requested song po sa akin ng isa sa mga chillers natin sa Ilocos. Para mapanood nyo po, i-follow nyo po ako sa aking FB page, Chillaxing Cheers Vlogs. Ayan. Kainan na natin to. May microwave ko lang to eh. Ang tagal lumamig. Yokyo, hindi yan pwede sa'yo. kundi ko lang kayo love, lagi kayo may palo sa akin eh. Saan kayong iihi eh. Pero kapag ka sobrang linis ng bahay, as in talaga kalilinis lang, naiilang din sila. Pinipilit nila doon magwiwi sa ihian nila. Ang tagal naman nito lumamig. Hindi lang ganun kasarap talaga pagka keto food. Sa tulad nito, kasi nga yung ingredients na ginamit, hindi pa rin talaga yung makasalanan ng ingredients.